wait lang ah. Ah, hanayos ko lang yung aking camera. Aha. Dapat rin nag-message. Dapat rin nag-message sa akin. Sobrang nakakapagod. Huh? Anyway, kanina, kanina, ngayong araw na ito, napagod yung daliri ko. Kaka-chat. Oo. Ito lang kasi yung ano kami yung nag-chat sa akin. Humingi ng guide. Na guide nyo, mga payo. So, ang dami nag-chat. Nahirapan na kayo accommodate. So, ang sakit sa daliri, mag-chat-chat. No? Ay, nakapagod. Lalo na kung ilang kayo, marami kayo eh. Hirap yung accommodate. So, kaya yung mga nasa GC lang ang na-entertain ko. Nasa member ng group chat. Lahat ng questions nyo, kaya kong sagutin. Okay? Kaya yung mga nasa member ko, makakaasa kayo lang yung time. Kung may mga nagtatanong sa akin, humingi ng payo, advice, yun, yung mga gagawin. So, limited lang yung aking sinasabi. So, hindi ko siya ma-entertain. Ang dami nilang tanong. Guys, alam nyo, ang dami nyo tanong, hindi ko yan masasagot. No? Ang dami nyo, yung mga tanong nyo is paulit-ulit. Sa GC ko kasi, group chat, dito ko lang sinasabi lahat. No? Unless member ka ng GC. So, pwede kong sabihin lahat. Kasi confidential yung pinag-uusapan namin ito. So, lahat ng mga sinasabi ko, instructions ko, dito ko lang sinasabi. Sa group chat natin. Although marami na tayo, medyo masaya na tayo ngayon. Nakaka-recover na, masaya na ang GC, masasaya na yung mga malulukan dyan. Mga takot na takot, problema, okay? Mga depressed, ngayon wala na, natawa na ng tawa, mara ng mga baliw. Noong nakaraang araw, yung mga tao iyak ng iyak, tapos ngayon, tawa na ng tawa sa ano, no? Member ka na talaga ng GC ko, wala ka nang isipin problema kung utang mo, okay? Ayun, so nakakapagod lang yung buong araw, hindi ako nakatulog ng tanghali kasi dapat natutulog ako. So marami kayong nag-chat sa akin, marami gusto magpa-member. So lahat, tignan nyo naman yung tiyaga ako sa inyo, pinagtiyagaan ko kayo eh. Hanggang ma-private nyo ang Facebook ninyo, okay, ginawa ko yun para ligtas kayo, okay, diba? Dahil karamihan sa inyo takot na post. Gaya ulit na meron ako instructions sa inyo. So, apat yon. Actually, yung unang instructions ko yung para mag-private ng Facebook. So, dinitikdik talaga kita para sa ma-private mo yung Facebook mo in a way na wala silang makikita sa Facebook mo. Yung agent na yan. Wala silang makikita, blanco yan. Naka-private ka talaga. So, no need to deactivate your Facebook. Once na magawa mo yung instructions ko na yun, sabi ko sa'yo, safe ka na dyan. Okay? Huwag ka nang matakot. Huwag kang matakot na sabi ipoposo mo ka, maligtas ka na dyan. Lahat ng way, lahat ng ano, ginawa ko na. Huwag kayong matakot. Pag naka-receive kayo, ipoposo ko yung mukha mo sa mga kamag-anak mo, sa mga friendlies mo. Okay? Huwag na kayong matakot dyan. Relax na kayo. Okay? Ako pa lang ang nakakaalam niyan, guys. Ako pa lang. Yung iba, hindi alam. Ibang vlog, hindi niya dinidiscuss ito kung paano ito. Okay. Paano kayo may sasalba? Sa ibang vlogger, ano na ba kayo? Panood na ba kayo? May sinabi ba sila paano mag-private ng Facebook? Paano kayo umiwas sa mga ganitong harassment? Hindi, puro batas lang ang sinasabi nila. Muna wag bayara, ganito, labag sa batas, etos. Sa akin lang kayo nakarinig ng ganyan. The rest, wala kayong narinig. Kung anong mga gagawin ninyo. Ako lang ang nakaalam. Ako lang ang nakadiscover. Okay, ngayon, may pangalawa naman ako ng diskubre. Okay? Text blast, di ba? Yan ang kinatatakutan natin. Magte-text plus sa contact reference. Kapag hindi sa contact reference, the entire phone book mo, magte-text blast yan. Lahat na sa phone book mo, magte-text blast sila. Anyway, ano ba yung na-discover ko?
meron akong steps, another steps o instructions na ginawa. According to my members, pinagawa ko sa kanila, effective. Effective yung pinagawa ko. Step 2. Okay, lahat ng members ko sa GC, huwag nyo kalilimutan ang step 1 and step 2 ko. Yung step 2 kong yan, guys, pag success ang step 2 na binigay ko sa inyo, ulitin ko, pag success yan, okay, 80% chance, ha, 80%, hindi siya 100% chance, 80% chance, okay, na contact reference mo lang ang magte-text blast nila. Babubura sa kanila yung ano nila, yung ibang contacts. Ibang phone book mo, ha? Sa contact reference lang. Ibig sabihin, effective. Nabura. Okay? Nabura. Naintindihan nyo? 80% most of you at success yung ano natin, ginawa natin, step 2. Sa akin, tinry ko yan. Siyempre, ako yung author. Ako yung gumawa ng eksperimentong niya. Pinag-aralan ko. Effective sa akin yan. Okay? Kampante na ako kasi contact reference lang ng tinetext blast nila. Wala na akong pakialam sa iba sa phone mo. Mag-text blast sila, wala akong pakialam. Ilan lang ba yung contact reference mo nilalagay sa apps? Di ba, 4-5 na tao lang. Yung 5 lang yun, tinetext blast nila. Kinukulit, tinatakot. O, diba? It's effective. So, ano pa ngayon ang kinatatakutan nyo? Ligtas na kayo sa post. Maliligtas pa kayo sa text blast. Ano pa? Oh, step 3. Ito yung mga anti-text blast. Ito yung mga nakalusot. Meron na akong ini-email. Panlaban to, guys. Gaya sinabi ko, 4 ang steps ko. Yung pang-4, hindi ko muna siya sinasabi. Masyado confidential yung pang-4. Pag naka-recover na kayo lahat, sasabihin ko yung pang-4. Anyway, sa mga member ko sa GC, alam nyo na yon. Ginagawa na natin yon. Okay? Ginagawa na natin. Yung 3, ligtas ka na doon. Wala, wag ka nang mahihiya. Wala, may mukha ka nang iyaharap sa labas. May mukha ka nang iyaharap sa contact reference mo. May mukha ka nang iyaharap sa ano mo. Sa mga sa phone book ko kung sino yun doon. Okay? Four steps. Four rule. Apat na rule yun. Rule 1, 2, 3. Ginawa ko lang step 1, 2, 3, 4. Actually, apat na rule yun. Okay? So, effective yung ginawa ko. Dami nag-chat. Anyway, o yun. Huwag na kayo matakot. O kayo, kung may kayo nararamdaman na de-depress kayo, okay, takot. Kaya pala natin solusyonan yan. Lalo na sa, meron dito eh. Di ba sabi ko sa nakaraang video ko, paramihan tayo na ola. Ang akala ko ako isa sa pinakamarami. Oh, akala ko ako yung pinakaisa sa pinakamarami. Yan pala, meron pala ditong 36 ola. Consistent. Pang Guinness Book of Records. May 30. Pinakyaw lahat ng mga ola sa Play Store. Suki. Devoted siya kay ola. Pero ngayon, natauhan siya. Hindi siya, nat sila. Naman, natauhan sila. Kaya na, okay na. Happy-happy na lang tayo. Maswerte kayo kasi sa GC ko rin nakapunta. Sa ibang groups, hindi nyo yung malalaman. Ha? Naiintindihan nyo? Sa ibang groups, hindi nyo malalaman. Sa ibang GC, hindi nyo malalaman to. Ako lang ang nakadiscover nito. Mag-ingat kayo sa pagsasali ng ibang groups, ha, sa FB groups, sa mga OLA victims, sa mga mag-ingat kayo sa pagsasali doon. I'm warning you kasi naging member ako diyan, naging member ako sa ibang before.
And I found out, maraming mga agent dyan. Okay? Sa akin, ako admin ng group na to, safe ka. Lahat tinuturo ko. Lahat tinuturo ko. Lahat ng alam ko. Mailigtas ka lang sa kahihiyan. Okay? Oh. Ako, lahat ng text blast nila, kaya kong sagutin eh. Yung mga tipong kapag nanakot sila sa akin, tatakotin nila ako eh. Papos kong pao, dead or alive, pabuhatas ko ulo mo, patay kita pa. Kaya na, di na ako natatakot eh, tatawa ako eh. Hindi ba, tatawa na lang ako eh. Oh. Oh, ngayon, isipin nyo, kayo, tignan nyo sarili nyo ngayon, lalo na sa mga member ko sa group chat, tignan nyo sarili nyo ngayon, sa salamin. Bago kayo sumali sa GC ko, tignan nyo itsura ninyo. Oh, nagising kayo sa katangahan nyo. Diba? Ngayon, ngipi nyo, hanggang tenga na. Tawa na lang kayo, tawa na lang tayo ng tawa. Trip na lang tayo ng trip. Diba? Oh. Lagi niyong tatandaan yung apat na rule ko. Actually, three rules. Oh, step three. Step one, two, and three. Lagi niyong tatandaan yan. I assure you, yung iba dyan, oh, effective, gaya sinasabi ng iba. Effective. Effective daw, sir. Effective yung ginawa mo. Hindi na text blast yung mga ibang contacts ko. Yung reference lang. Oh. Dito sa ganitong paraan, marami tayong masisave eh. Alam nyo guys, lumiliit na ang mundo nila. Okay, lumiliit na yung mundo nila. Hanggat nandyan yan. Ha? Hanggat dinidinigan nyo pa sila, buhay yan. Huwag nyong palakihin ang kumpanya nila. Pabagsakin ninyo. Ha? Huwag kayong magbabayad. Illegal ang pag-a-access sa phone. Sabi ko sa inyo, ha? Illegal yun. In-access yung privacy mo. Lalo na yung contacts. Illegal yun. Pwede mo silang sampahan ng kriminal. Huwag kayong matakot din sa mga loan app na yan. Kayo, civil case. Sa kayo nakakita ng ano? Makukulong, halagang ano lang. Dalawang libo at 1,000. Ibang loan up nga dyan eh, nag-loan 1,000 approved, tapos makukuha 500 eh. Tapos sasabihin siya, pakukulong ka sa 500. Ano pa nang meeting oh. Diba? 500 makukulong ka. Oh. Diba? Eh ngayon, itong isang loan up na to, tinadtad ako ng text kanina eh. Kala ko tahimik na eh. Nakala galing niya eh. Mag-remind eh. Sabi sa akin, sabi daw niya, despite of broken promises daw, obligation ko daw, hindi ko raw ano. Ay, nireplyan ko, sabi ko, promises made to be broken. Nireply ko doon. Naasar ko yung agent eh. Nasar ko na lang. Habi oras ako pagtitripan ko. Wala siya magagawa sa akin. Walang pagpapo sa mangyayari. Hindi niya kayang gawin. Hindi niya ako kaya. Hindi nila ako kaya. Sa pamamahiya. Hindi na ako mahiya sa ano ko. Hindi ako tatablan. Totoo lang. Hindi ako tatablan yan. Wala na. Graduate na ako. So, yung mga kasasali pa lang sa GC ko, malamang kayo, kapunta pa lang. Ako, graduate na. Kaya kapag sinabi ko, lahat ang sinasabi ko, sundin nyo. Hindi ako nagbigay sa inyo na ikakapapahamak ninyo.
Pag sinabi ko, i-block mo yan, i-block nyo yan. Basta lahat ng calls and text, i-block nyo. Tapos, sumunod ka na lang sa akin. Minsan, mag-ugisan ka sa akin, sir, ipapost yung mukha ko. Huwag ka na, huwag nagtanong sa akin, i-block mo na lang. Kasi safe na Facebook mo. Safe ka na eh. Ginawa mo na yung step 1, huwag ka na matakot. Huwag na kayong matakot. Ginawa nyo na yung step 1. O, maiintindihan nyo. Sir, ano to? Papayain ako ng ano. O, yung message niya sa Facebook yung ano ko, deactivate na lang ako. O, huwag na. Kasi, naka-ano ka lang nga eh. Naka-private ka na nga eh. Di ba, hindi ko nga kayo tinigilan. Sabi ko, may nakikita pa ako sa wall ninyo. Hindi ko kayo tinigilan hanggat sa maging malinis na yung ano ninyo. So, ginawa ko yung part ko. Kung hindi nyo susundin, wala na akong magagawa. Okay? Once nang nagbigay ako ng instructions, wala na akong magagawa. Yung iba nag-deactive pa ng Facebook, sayang yung opportunity na tututuro ko sa inyo paano mag-private ng Facebook. Diba? Tinatamad. Deactive na lang. Eh, bahala ka. So, habang buhay ka na lang mag-deactive, habang buhay ka na lang magtatago. Diba? Sayang naman yung Facebook mo, sayang naman mga contacts mo. Hindi ka makakanood ng mga palabas o kahit ano sa mga Facebook kasi naka-deactive ka. Sino ang kawawa? Ikaw. As long as meron akong opportunity na explain sa'yo, samantalahin mo. Huwag ka matakot. Huwag ka na mag-deactive kasi tinuturo ko na yan sa'yo. Kasi once na ayaw mo, wala akong magagawa. Deactive ka, wala akong magagawa. Kinusto mo yan. So, huwag mo na ulit akong tanungin. Kapag okay na tayo, sa instructions ko, huwag mo na akong tanungin ulit. Kasi, in-explain ko na eh. Ayaw mo lang. Tapos, babalikan mo pa ako. Sir, paano nga ulit? Paulit-ulit na lang tayo. Sabi ko, sayang noon pa. Dapat doon pa. Diba? Noon nyo pa sinabi sa akin, nang pa kayo nag-private ng Facebook ninyo. Hindi yung tagal-tagal na ng discussion natin. Tsaka nyo babalikan. Diba? Maganda tong ano ko, mga instruction ko. Pinag-aralan ko kasi siya eh. Hindi ko siya masasabing 100% ha, yung mga ano ko, step ko, mga hindi ko ba sabi 100%. Pero mostly ganun eh. Effective talaga siya. Sabihin ko na nasa 80 to 90%. Kung mag-fail man yan, malamang yung pasok yung 10%. Yun yung ano ko. Kasi hindi perfect. Hindi perfect. Malamang may mali. Ang ano nila. Nakakita sila ng butas. Kaya hindi ko sinasabing 100% effective. Pero at least, it less the damage na yun sa inyo. Iwas pangamba. So pray na lang kayo sana mag success yung steps natin. Lumilit na yung mundo nila eh. So simula nang ginawa ko tong vlog na to, ilang libo o actually sabihin natin 1,000 subscriber ko, 1,000 na yon eh merong mga tawag dito, mga ola. Kasi sabihin natin isang ola, magkano interest ng isang ola, sabihin na lang per month, 1,000. O, times 1,000 na tao, 1,000,000 ang kinakita ng mga ola. Pinalalago nyo sila. Pinapayaman ninyo. Huwag nyo hayaan lumaki ang ano nila eh, kumpanya. Hayaan nyo sila magsara. O. Kung gusto nyo maturuan ko kayo, pwede naman. Sa GC ko, pwede. Pero gayang sinabi ko noong una, hindi ako libre. Ha? Hindi ako free para tulungan kayo. May limitation. Hindi ako robot.
Kaya yung mga tanong niyo limited lang, yung mga bagong sasali, yung magtatanong na sa akin, PPM, limited lang yung sasagot ko, hindi ko na kayo papansinin. Sabi ko, kung you want to be a member, meron tayong membership fee, yun lang, tsaka one valid ID. Okay? One valid ID lang, tsaka membership fee. Hindi masakit sa bulsa yan. Kapalit yan. Ha? Kapalit yan ng ano, pananahimik mo. Kung ikaw nagbabayad ka ng partial ng 1,000, 1,500, 2,000, hindi ka pa matatahimik na wala lang yung pero, di ba? Impyerno ang buhay mo. Sa JC code, yun. Magkano lang yung pinang inihingi ko sa inyo? Pang ano na yun, pananahimik na yun. Nandyan ako, active ako, ginagabayan ko kayo. Lahat ng tanong nyo, masasagot ko. Okay? Pag binag-PM, active ako sa YouTube, active ako sa tawag dito sa Messenger, ayan, sinasagot ko yan. Oh. Iba nang hihinayang pa sila sa mali. Ay, may bayad. Okay lang. Diyan ka. Kung ayaw mong manahimik, kaya mong tumahimik sa problema mo, okay. So, hindi kita pipilitin. Okay? Basta ako dito, sa group chat natin, masaya tayo. Sa mga gustong gumaan, mawalan problema niyo sa loan app, sa mga harassment, pwede kayo sa GC. Kung hindi kayo makapag-member, walang problema guys. Yung YouTube ko, madami akong videos dyan, in-upload ko, so panoorin nyo lahat, sundin nyo na lang. Free yun, wala yung bayad. At mag-subscribe ka na lang para every time nagpo-post ako ng video, mag-notify sa inyo na meron akong bagong upload na video. So, panoorin nyo. Ganun lang kasimple. Simple lang yun. Nakaraan kayo. Diba? So, lalo na sa mga member ko sa GC. Marami na akong GC guys eh. Ang hirap i-handle. Yung isa tahimik na eh. Medyo, actually, nasa 70 na rin yun. Medyo tahimik na eh. Di tulad dito sa isa natin, sa GC natin, ang ingay, sunod-sunod. So, nagpa-flood na siya eh. Kaya dinivide ko yung GC natin na naman sa dalawa. So, mga naman, tatlo na yung GC, o apat na. Diba? Sa lahat yung nakatutok ako, ilan kayo dun sa kabawat GC. Nakatutok ako lahat. Tung whole day. Tapos, isa-isa kayo, may instruction kayo sa akin, tanong kayo, PPM kayo guys. Nasagot ko, pinipilit ko pa rin sumasagutin mga tanong nyo. Ang dami nyo, totoo lang. Hindi kayo, di ako ganun, hindi ako, tawag ito, superhuman. Automatic, kapag nagtanong ka, masasagot agad. Hindi, hintayin nyo yung time na ano kayo ma-replyan. Lahat naman yung sinasagot ko eh. Tsaka remind nyo na lang ako kasi minsan hindi ko na yan nabubyo, nakalimutan ko nang i-read yung message nyo sa akin, nakalimutan ko na. Pwede niyo ako i-remind doon. Sir, may PM ako sa'yo. Okay. Tsaka, mayroon akong rule sa group chat, no? May rule ako dito, ha? May rules. Huwag kayong mag-add sa isa't isa, ha? Huwag kayong mag-add sa isa't isa. Malalaman ko yan kasi based on mutual. Delikado yan, guys. Hindi niyo alam po sino tried out sa atin. Yung nyango dyan. Wala kayo. Huwag kayong mag-add. Kapag may nag-PM, kung maaari, sabihan nyo, sir, nag-PM, nagtatanong na gano'n, nagsasabihan nyo na ako. Tayo lang nakakaalam. Hindi ko sasabihin. Kasi delikado. Okay. So, kanina, may nag-post ng tawag dito. Start loan yata yun. No? Agent na yun. Sarap gantihan eh, sa totoo lang. Sarap gantihan. So, ang ginawa ko, in-screenshot ko lahat ng mga nakikita ko sa Facebook niya, lahat ng friends niya, lahat ng reactors niya, kinuha ko. Kahit mag-deactive pa siya ng Facebook, wala siyang ligtas sa akin. Gaya rin sinabi ko ha, kung mga agent ang gagaling nila, mas magaling ako sa kanila. Ngayon, pasalamat siya, wala akong time. Kayo ang time ko na sa GC. Kung may akong time, gagawa ko ng paraan. Lahat ng mga nakita ko, sinescreenshot ko lahat ng reactor na tapos sa akin yung agent na yun.
kahit mag-deactive siya ng Facebook, talagang papayain ko talaga siya sa lahat. Makita na lahat, lahat yun. Po-forward ko para malaman niya. Kung gusto niya mawala yung kahihiyan na yun, pues, guys, pues, kumanta siya. Sabihin niya sa atin ang buong sistema nila, kung bakit nila ginagawa yun, or else, kahihiyan talaga mangyayari sa kanya. Kaya sabi ko sa GC, huntingin niyo yan, kung sino yan, lahat ng ano nila, lahat ng reactors kunin niyo, ipapost natin dyan. Bakit? Kailangan natin pasukuin yan. Pasusukahin natin yan. Pasusukahin natin yung agent na yun. Hanggang sumuko yun, hanggang magsalita yun. Hanggang sa ituro niya yung mga kasama niya. Okay? Pag tinuro niyan, malalabasan na tayo ng bago ng mga lahat ng loan up niyan. Kakalat yan. Hindi na kailangan natin makukuha na natin yung justisya. Eh. Makakaganti na tayo. Tama, hindi alam ng agent para mag-private ng Facebook. Even na Facebook niya, hindi niya ma-private. Sabi niya, private. Eh, nahuli ko. Tirignan niyo, di ba? Kasi kayo, mga members ko sa GC, tinuruan ko kayo. Diba? Huwag kayong matakot. Kapag kayo natakot, ibig sabihin lang yung tanga kayo. Kasi nagpapalaman kayo dyan sa ola na yan eh. Sa mga agent nyo. Nagpapaano kayo? Palaman. Kinakain kayo ng buo. O totoo lang. Nilalamon kayo kasi sa kabubuhan. Tangahan. Kaya-kaya niya kayong lamunin. Diba? Hindi niya ako malamon kasi siya, ako tuloy ako lalamon sa mga agent na yan eh. Kaya ko sinalamunin. Dati nilamon nila ako, ako naman lalamon sa kanila. Gusto ko ganun kayo guys. Lamunin nyo sila. Huwag kayong papayag na kayo lamunin yan, tatakot. Kaya ginawa ko yung kanyang paraan, sa step 1, 2, and 3, ligtas kayo dyan. For sure, kapag alam nyo na yan, hindi na kayo kaya lamunin yan. Diba? May mga tanong ba kayo? May mga tanong dito sa live ko, pwede. Pwede kayong magtanong. Lahat sasagutin ko. So, sa mga barangay, usapang barangay ulit tayo. Ha? Yung sa meron daw FB page yung barangay. As if naman tatawagan nila at magpo-post sila. Iyan yung sila mag-post. May matakot. Huwag kayong matakot. Sa mga text blast guys, huwag kayong matakot. Kahit sa contact reference mo. Di ba kayong nginig na nginig kayo sa sabihin nyo, sir, si ano, nag-text ba sa akin si yung contact reference ko? Ano? Nag-text sa akin. Ay, kinukulit daw siya ng ano, siya daw sisingilin ni ano, ni loan app. Ganito guys, sabihin niyo sa contact niyo para maniwala sila sa inyo. Huwag kayo magpakita ng takot at takot. Magpapakita kayo ng guilty sa ginawa ninyo eh. Sabihin mo ganito. Ganito ha, sabihin mo. Kung ako ay mayroong in-scam ng 100,000 at mapapatunayan, handa ako iset sa barangayan. Ngayon din, sabihin mo sa contacts mo ngayon din, ibigay niyo yung contact number ko, sa kanila yung contacts ko, ibigay niyo, walang problema sa akin. Handa ko silang harapin, patunayan lang nila yung accusation nila sa akin. At kaya kong patunayan sa sarili ko na yung account ko, hinakyan nila. Ginamit sa illegal. Yan ang sabihin nyo sa contacts nyo para maniwala sila sa iyo na inosente ka. Na wala ka talagang ginawang ano, hindi maganda. Huwag kang magpakitang takot. Harapin mo. Ganun ang tamang sagot. Yun sa contacts, ganun ginawa din ng isang loan up na to eh.
siya na yun, si Big Lone, kunyari kakama na si Big Lone yun. Parang manda sa akin hype na Big Lone na yan eh. Nag-success yung ano niya eh, yung nag-failed ako sa step 2 ko. Sinadya ko talaga yon guys, sinadya ko. So para malaman ko yung paano yung ano, ways o paano yung strategy nila. So guys, sinabi ko yung may contacts ako doon sa friends ko na ganito. Nilagay ko, hindi ko talaga siya ibinara doon. Sinadya ko yon. So nandun talaga siya. Ngayon, nag-chat yung friend ko, sabi niya, uy, ano to? May nag-message sa akin, ganyan-ganyan. Saan, ano mo sabi ko? Sabi ko sa kanya, sa kaibigan ko, huwag mong pansinin yan. Alam nyo, alam mo, meron na akong ano dyan eh, meron na akong report ng NBA dyan. So hinak yung account ko. May alam mo naman yung may credit card ako. Hinak nila. So kung mapapatunayan nila yung accusation nila sa akin na meron akong scam sa kumpanya nila, handa akong humarap na yun din. Ibigay mo yung number kong to sa kanya. Yung address ko, bigay mo. Walang problema. Haharapin ko yan. At yung text na nare-receive mo, sabi ko sa kaibigan, yung text na nare-receive mo, patunayan yan ang totoo yan. Yan kasi text lang yan. Nagbigay siya ng papel o dokumento. Huwag sa talin sa text. Kailangan legal. Kaya hindi sa text. Ano yung wala, kaibigan ko? Sa akin nakakita ng warrant of arrest to text. Sabi ko sa kaibigan ko sa kanya. Saan ka nakakita ng warrant of arrest? Yung kahapon lang, ng due date ka, pinadalhan ka na ng demanda. Kinabukasan may warrant of arrest ka through text. Pangalang at bobo na niniwala dyan. Tapos may ang galing ng taktika ng mga loan up niya ng mga agent. Talagang tatakutin ka talaga eh. Kung bobo ka, lalamunin ka talaga ng buo. O totoo lang. Kung tanga ka, lalamunin ka nila. Tatakot. Ha? Yung tipong isang araw, tapos na yung warrant of arrest mo. Una-una sa lahat yung warrant of arrest, mali-mali na spelling, mali-mali pa grammar. Hindi ganun. Warrant of arrest, mayroon yung pirma, nakapapel, pirma, may sign and seal yun. May pirma ng police, ng attorney, ng branch 123, o ano, RTC, branch, o ganun nun. O, tsaka dadaan po tayo. Wala pang hearing eh. Nataputin ka na. O, ano agad yung korte? Di ba? Maglabas na agad ng korte ng desisyon na, oh, tamputin na yan. Hindi ganon. Okay, tanga. Di ba? O, yung mga sinasabi nila dito, sir, hindi ako makakapag-abroad. Kasi, baka di ako makaalis ng bansa. Kasi dahil sa ola. Una sa lahat, bago ka maka... Hindi ka makakalabas ng bansas kapag nahatulang ka ng guilty. O naglabas na si... Pag guilty ka na, maglalabas na ang korte ng hold departure order na hindi ka makakalabas ng bansa. Alam niyo ba kung anong nakadrop doon sa hold departure order? Alam niyo ba yung statement ang nakalagay doon? Hahatulan ka muna ng guilty. Kailangan ma-prove sa korte na guilty ka. Eh, ang daming proseso niyan. Kalokohan eh. Sa totoo na lahat, kalokohan eh. Ang galing nila gumawa ng story. Yeah. Una sa lahat, civil case eh. Hindi naman criminal case yan para hatulak ang ano eh. Kahit mga abogado, matatawa dyan eh. Kahit mga abogado matatawa dyan, sa totoo lang. Civil case. Parang ginawa criminal eh. Di ba? Yung sinasabi nila, gaya ng uli kong video, sabi ko, yung reports, yung sinasabi ng mga loan app, yung reports, ha? Meeting ko, yung reports, yung ebidensya daw, sinabit na raw sa higher department, na binigay daw sa NBI, sa police, for investigation.
Huwag kayong mga maniwala, mga bobo, mga tanga kayo, huwag kayong maniwala. Ha? Kung ako ang NBI at nakita ko yung reports ninyo ng OLA na yan, pupunitin ko lang yan, diretsong basurahan yan. Bakit? Ha? Hindi yan criminal case. Civil case yan. Pupunitin lang ng NBI yan. Pag nakita ni, o kanya, sabihin ni, ano, ni OLA, ni Loan Up, o sabihin nito sino, si Pascas. O si Pascas, nagbigay ng, ebidensya, si Gento, si Juan de la Cruz, hindi nagbayad. Ayan, ebidensya, huli mo na. Guha ka ng warrant of arrest. Ayan ang investigation. Pupunitin lang ng polis yan. Kasi hindi yung criminal case. Pag sinabing criminal case, nakapatay ka. Mga physical injury, pwede yun. O rape, drugs, ano pa ba, mga ano, criminal. Maraming criminal. Hmm. Ang sinabi yan, estafa. Guys, estafa. Bago maka-proof sa korte yan, ang tagal i-prove na estafa yan. Matagal yan na po. Matagal na proseso yan. Ang hirap i-prove sa korte yan. Lalo na ang loan mo, 2,000. Hindi, 3,000. 4,000, 5,000, 10,000, 20,000. Estapa yun? No. Small claim courts, unahin ko ha. Magbasa-basa kayo. Mag-google kayo, guys. Sabi 300,000 yun. Small claim courts. Utang. Doon na abot. Yun. Naiintindihan nyo? Panoorin nyo lahat ng video ko. Noong time na 2019-2018, walang tumulong sa akin. Nag-try ako isang beses dyan. Isa lang yun. Wala naman nangyara sa akin. Ayoko nang bayaran. Ayoko na. Pagod na ako. Takulong ba ako? Sinampahan ba ako ng estafa? Through text lang yung demanda nila, through email lang sila eh. Mamaya yun, yung makikita mo sa email, guys. Pag nakita niyo yung email, yung magpo-post sila sa email, may picture mo, hindi yun tamang proseso ng pagdidemanda. Hindi ganun. Walang picture dapat. Kaya guys, mag-isip-isip kayo, huwag kayong tatanga-tanga, huwag kayong papadala sa takot. Kasi kapag tinakot kayo, magiging ano kayo, matutuliro kayo eh. Hindi nyo na namang gagawin ninyo eh. Matatakot kayo. Kukulong kayo, sir, baka pumunta sa bahay namin. Oh. Guys, kahit pumunta sa bahay ninyo, huwag kayong matakot. Dapat kasi lang papuntahin mo eh. Ganito yan. Pag nag-text sila, sabi civil case sa barangayan. Civil case ka, pababa sa barangay, ganun po, pagsa site visit kami, punta kami sa barangay ninyo, sabihin mo ganito, sige, pumunta ka, dito tayo magpirmahan. Tapos. Babayaran kita, pirmahan tayo. Pero putang ina mo, sabi ko sa'yo, ganito sabihin mo, pero putang ina mo, dahil isa sa papakaya ko sa yung mga text mo, ga sa akin, pag nagbarangayan tayo, sisigurado ko yung kaluluwa mo, uuwi na lang dyan sa inyo. Tangin na mo, gawin mo, murahin mo. Sabi ko sa inyo, karapatan mo, bugbugin mo yan. Binanta ang buhay mo, bugbugin mo, tapos magkakipagbarangay settlement. Ah, tangina mo ka. Hindi ka magkakamali. No. Di ba? Takot lang nila pumunta yan sa inyo. Anas, kumatapang ka talaga eh. Pakit mo matapang ka, lakasan mo loob mo, huwag mong tatakot-takot. Ha, tangin na mo, pupunta ka sa amin ha. Sige, pumunta ka rito. Siguraduhin mo lang, wish me luck, okay? Wish you luck na lang, na buhay ka pa pag naka-uwi ka. Ganun lang yun. Nanakot sila eh, banta sila eh. Lahat niyo, teritoryo niyo yan, teritoryo niyo yan. Ang dadayo na field collector dyan, hambalos niyo. Yung sinasabi nila na
na mangunguha sila ng gamit. Sige, bigay mo yung gamit, palamon mo sa kanya. Merong nag-mail sa akin, sabi, kukunin ko yung ano niya, magamit niya, ganyan. Sige, kunin mo. Siguro din yung kakasya yung sa bunga nga mo dahil ipapasok sa bunga nga nyo yan. Ano nga simple eh. Panlaban lang nila kasi yung contacts eh, yung mga ganyan. Yung contacts lang ang panlaban yung guguluhin nila yung contacts mo. Eh yung mga contacts mo kasi patola eh, mga isa rin mga bobo eh. Diba? Matatakot din eh, kita sa laro sisingilin eh. Eh yung pero mga bobo rin. Diba? May iba matatalino eh, alam nila yan. Diba mga bobo eh, natakot eh. Kailang masisingil, ganito eh. Ngayon, meron akong eksperimentong ginawa. Okay? May eksperimentong ginawa, makinig kayo ha. So, balik na ligtad yung situations. Paano yung situation yung sinasabi ko? Yung kaibigan ko nag-loan. Okay? Sa Lola. Ako ang ginawa niyang contact reference. I guess nyo? Hindi na ako victim sa contact reference. Ano yung pakiramdam? Ano yung mga sinasabi nila sa akin? Ano yung mga texts na receive ng isang contact reference? Okay. Ano yung mga calls na receive ng isang contact reference? Ginawa ko guys. Okay? Experiment. Sige, gawin mo contact reference. Walang problema, sasagutin ko lahat ng mga calls. Nag-loan. Okay, approve siya. Hindi siya nakabayad. Siyempre, titira ngayon si Ola. Haharasin niya yung kaibigan ko. Paano? Ako kukontakin kasi ako yung contact reference. Tumatawag, alam niyo guys, tumatawag naman sa akin yung mga agent. Most of the agent, mababait naman. So magagalang sila kausap, sir, nakikusuyo po kami, sir, ganito po. Ganun sila makipag-usap guys, yung agent. Matapang lang yung iba, yung tipo sa text lang matapang, pero hindi nila binabanggit kung anong ola sila. Iba di binabanggit, iba binabanggit. Pero, sa text lang sila matapang, pero alam ko takot din yung mga agent makipagsagutan sa mga contact reference. Takot din. Naramdaman ko takot din sila makipag, So, kaya yung minsan mga contact reference, sir, good morning po, good afternoon, sir, makikisuyo po, kanong ano niyo po sa ganito. Kasi baka pwede po paki-remind si Kencho na meron po siyang may balance. So baka naman sir na mayroon. Ganun sila magano, magalang himala. No? Ako naman si ano. Ah, ganun ba? O sige, sasabihin ko sa kanya. Okay. Sige, ganun. Pinahihirapan ko lang, ginagawa ko na silang tanga, sinasakyan ko lang sila eh. Sa mga tawag nila, sinasakyan ko lang. Totoo lang, sinasakyan ko lang sila. Sir, sabi ng agent. Sir, baka pwede pong si ganyan, kasi may utang po sa ganito na 3,000, hindi pa niya nababayaran kasi lumalaki po yung ano niyang ano. So kayo po kasi ginamang contact reference, baka makikisuyo kami, pasensya na po sa istorbo. Aba, tang ina, di ba? Ang galang ang puta. Gagala ng mga agent. Oh. So tawag lang sila, pero sa text, minsan baka ka-receive na. Ito si, oh, wanted, ano, si ganito, si tawag ito, si Jose de la Cruz. Napatunayan ni scammer po sa kumpanya namin, pakisuyan, hindi pa nagbabayad. Natatawa na lang ako dun sa mga message eh. Sabi ko sa kaibigan ko, ganito pala sila mag text blast, tsaka mag call blast. Okay, gets ko na, kaya nararamdaman ko. Okay, ganito pala sila. Ganon. Kaya ako natatawa na lang ako pag binabasa ko, ganito pala pakiramdam ng ako yung contact reference, diba? Tapos kento yun na, yun. Tinakaray ko yung ganun situation. Natawa na lang ako. Yung mga kasi, yung mga contacts ninyo kasi, contact reference, yung mga bobo din yan, mga mapagpatol. Never ako naka-receive ng calls ng ano ah. Diba sabi ng sa text, sisingilin ko yung, sabi ng mga agent, sisingilin ko yung mga, alam mo, yung mga contact reference mo sa Facebook o sa ano mo ha, sila na sisiling mo, baka kailangan ng tulong nila na sila na lang magbayad. Sinabi yun sa kaibigan ko eh.
Tapos tumawag naman sa akin, wala naman ako nakaka-receive ng, sir, kayo na magbayad ang utang na gito. Wala, naman na-receive. Wala pa naman, actually, wala pa naman ako nare-receive. Na ganon. Hindi ko lang alam kasi minsan kasi binablock ko na lang yung mga ano, binablock ko na lang yung mga text nila, para natatawa na lang din kasi ako eh. Kaya yung mga tawag nila sa tole, pag maniningin na sila yung, kaya na may tumawag na agent. Sabi niya, hello, good afternoon, pwede po kay ano, sir bla bla bla. Sabi ko, sino po ito? Yes po, sino po ito? Sir, babalita na ba tayo sa payment mo? Sabi niya, sabi ng agent. Sabi ko, anong payment ka dyan? Hindi ka pa nagpapakilala, payment agad. Sino ka ba? Sabi niya, sir, si ano to, sa load up nito, gano'n gano'n. Sabi ko, putangin na mo, drop. Tapos sabay block. Tapos! Sino? Siguro agent niya, tara na mo. Pakinan to ah. Manda sa akin, pakinan to na. Ganun niya siguro umusok na ilong nun kasi minura ko eh. Hindi siya nakaganti sa akin eh. Hindi siya nakaganti. Diba, minuna ako ng muna, sabi babae, sabi black eh. Diba, siguro umusok na ilong niya sa katinga na yun. Gagawa ng paraan yun. Tagi na ito, papost ko ito ng mukha nito. Saan kaya ito? Gagawa ng paraan niya para mamahiya eh. Di gawa niya. Gawin niya. Diba, papost niya eh. Naka-private Facebook ko eh. Kaya yung sinabi ko nung una, meron akong step 1 and step 2. Step 3. Hindi ako, hindi mangyayari sa akin yung paggawin niya, kala naman yun, mapapahiya ko. Kapala na ng mukha ko. Diba? Binaglalaroon ko na nga lang yung mga load up na yan eh. Kayo naman, takot na takot. Nakikipaglaro na lang ako sa kanila eh. Kayo naman, magpapakamatay, ganto-ganto. Punta nga, ba't kailan niya pag magpakamatay? Eh, pwede ko naman silang paglaruan. Pwede naman natin paglaruan yan eh. Tulungan kita. Sali ka sa GC ko. Tutulungan kita, paano makipaglaro? That's step 4, guys. Step 4. Hindi ko pwedeng sabihin. Unless a member ka ng GC ko. Step 4. How to play. Dito sila lumilit ang mundo nila, dito. Ito lumilit ang mundo, step 4. Ha? So, meron naman kayo natutunan sa akin sa ngayong gabi na to. So, medyo masaya. Panoorin nyo lahat ng videos ko, guys. Totoo yan. Kahit kailan hindi ako nag-ano sa inyo. Ha? Totoo yan. Maniwala kayo sa akin. Let's play. Don't take it seriously. Ba dito umiyak, papakamatay. Hayop na yan o. Oh. Halap ang nilamo na. Nilamo na sila ng mga ola. Iba sa inyo, nagsila pa ng benta ng motor. Ano pa yung mga binenta nyo lahat? Laptop, sinanla nyo, ATM nyo. Dami nyo. Diyos ko, man. My God. Nung sumali ko sa GC ko, nawala problema nyo. Oh, membership lang, kaya ano nyo, tutulungan kita, ay nangihinayang ka pa, wala ka pang ano, di, manood ko na lang ng video ko. Kano lang naman, yung panload lang naman yung, ano ko, membership ko, hindi naman, malaki pa ngayon 500 eh. Diba? Huwag kayong manghinayang, guys, kasi hindi naman ako ganun martir na, sir, dati yung entertain ko. No. Siyempre, kailangan meron din yung lahat ng pagod ko. Siyempre, may kapalit naman sa akin. Gusto ko yung tulungan, limited lang. Hindi kaya ng katawan ko, hindi kaya ng oras ko. No. If you pay my time, if you pay my consultancy, go. I will help you. Okay, I will help you all. Kasi sinasabi nila, sir, scammer si sir eh.
kailangan may bayad. Sabi, wala problema, wala mong bayad. Hindi naman kita pinipilit eh. Okay? Bala ka kung gusto mo magpakatanga dyan. Magpakatanga ka sa ulam, mga isang mga ilan libo na ubo sa'yo. Sa akin, kasabihan mo pa ako ng ganon. Sa'yo, ilan libo. Sino mas tanga, di ba? May nagsabi sa akin, tanga. Grabe siya, may bayad pa, tutulaw na. Okay, wag ka na, okay lang. Hindi ko na lang siya pinansin. Kasi I don't, hindi ko binubuhos yung oras ko sa ganon. Basta ka, kung gusto mong mag-move on, do it on your own. Gusto magpakatanga, go. Ganon lang yung kasimple. Wala akong pakialam kung 30 mil lang ginagastos mo sa mga loan drop niya. Loan drop, 30 mil. Tapos ako sabi pa ako scammer, tapos ano, libayad. Ano pa yung ola na yun? Magkano yung tinutubo nila? Sa isang linggo, 1,000. Binabayaran mo. Sino tanga? Diba? Ako sasabihin niya ako, ganun-ganun lang. Wala, okay yan sa akin. Kung ayaw niya magpa-member. Ang problema. Kaya yung sinabi ko, limitado lang ang kaya ko. Diba, sana kung robot ako, pwede yun. Limited. Kahit robot, may ano yun, meron ding ano, nalulobat, mga ganun. Diba? Hindi kinakaya, napapagod at sisira. Kailangan mo din gasolinahan. Tulad ko. Diba, actually, yung binibigyan niyo pang membership sa akin, pinabibili ko lang ng pagkain pag nagugutom ako, habang abang kachat ko kayo, sinasagot ko yung mga inquiry ninyo, tanong nyo, sinasagot ko yan. Actually, pinambili ko ng pagkain ko para a day, pagkain ko yun. Give and take lang tayo, give and take. Ano oras na guys? So, it's 9:32, so mag-isang oras na rin ako, naka-live. So, basa muna ako ng mga comments. So, may nag-comment si ano eh, si Sirens Trigaya. So to yan, malumanay sila ngayon. Okay. Nakita ko dun sa isang GC, wala naman akong ginagawang masama. May tinanong lang ako. Okay. Oh, di ba? So di siya dito. May mga selfish kasi sa group chat, guys. Ayun sabi ni ano ni Trigaya na iniyan kinik daw siya. So wala naman daw siyang ginagawang masama. I smell something pag ganun. Dito sa GC ko, kinikik ko lang kayo kapag mag-divide na ako na, kasi overcrowded na eh, kaya nga dinidivide ko. Kaya ka dito kanina, marami akong inalis. Hindi ko na sinabi. So kapag minessage nyo ako, sir, nawala ako sa GC, isasali kita sa kabila. Inahati ko lang. Kasi kapag nagtanong na, yung alam nyo yung message natin, sa sobrang dami natin, flooded, ang bilis. Diba? Paano yung mga bago nagtatanong, hindi nasasagot yung mga bago. Yung magtatanong, sir, gano'n, naano na agad, kasi flooded na. Kaya pinatransfer ko na sa iba. Total, iba kasi, iba hindi na masyado akong active. Dahil nga, no, busy sa work. So, malamang mga, nasa, ano na yun, naka-recover na yun, naka-move na. So, nilipat ko na lang sa ibang GC. Ano ba itong mga to? Anda, ngayon pa lang nagsisi, ano, ng member ng, ano, at kanina pa. Dito na lang kayo sa GC ko, walang problema. Huwag nyo na akong pag-isipan ng masama. Kasi kapalit niyan para sa inyo. Kung ayaw nyo naman, walang problema sa akin, manood na lang kayo ng lahat ng video ko. May mga instructions ako from the start kung ano yung mga gagawin ninyo. Okay po, sa inyo. So, ganun lang po guys. So, I think it's 9:30 na, na-miss ko na yung GC natin. So, doon na lang ako mag-active. So, itong video ko, ipopost ko po ito sa YouTube. Ulitin ko po sa mga manonood ulit. Pakisubscribe po. Pakikalat po yung aking yung videos ko, yung aking YouTube. Para yung iba naman, matulungan natin. Kasi, una sa lahat, maraming depressed na tao, maraming nagpapakamatay. Diba? Sa iba, i-forward yun ang aking YouTube link. Hindi mo ko ito, subscribe ka dito. Baka matulungan ka niyan, ganyan-ganyan. Kasi sa ibang vlog, hindi ka tutulungan eh. Walang ano yun. Walang effect. Self-recovery ka lang. Magsarili, ano ka lang basa? Basa ka lang. Basa ano ka. Self-recovery. Okay? Ganun lang kasimple. Paglalaroan lang natin yan. Paliliitin natin ang mundo nila. Anyway guys, no, ulit.
it's a 9:40 na, so sign up na ulit ako, so kailangan ko rin magpahinga. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Extremo, ay ako si Supreme Extremo ng YouTube. Okay, so isearch nyo lang po yun, the Supremo Extremo. So GC dati tawag sa akin, Strix Supremo, no? Ako ang tunay na agent. Tatandaan nyo, ako ang tunay na agent. Ako lang ang agent. Anyway guys, maraming po salamat sa inyo sa panonood at subaybayan nyo lang po ang aking mga videos. Maraming po salamat at magandang gabi po sa inyo lahat.